Did you know, mga kada, na hindi na lang sa Instagrammable at cinematic shots makakatulong ang mga drones? Dahil ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ang mabibigay ng mga drones upang mapabilis ang pagmamonitor ng mga pananim sa mga magsasaka. Isa sa mga pagbabago sa ating agrikultura ay ang paglipat mula sa mga kalabaw papunta sa mga tractors na katulong ng mga magsasaka sa pag-ani. Best friend pa rin naman ng mga magsasaka ang mga kalabaw, ngunit isang napakalaking tulong ng modern innovations sa pag-unlad at pag-asenso ng ating ekonomiya, partikular na sa agrikultura. At sa paglipas ng panahon, ay tila hindi na lamang sa pagkuha ng picture makakatulong ang drones. Malaki rin ang maiaambag nito sa pag-monitor ng growth rate, nutrient content, and pest incidence. Madali rin magkakaroon ng high-resolution images ng mga pananim. Halos nauuso na nga rin ang human drones. Ilan lang sa mga nag-viral na videos sa social media ay ang mga tour guide sa famous travel destinations sa Pilipinas, tulad ng Boracay at Siargao, na tila ay umaas ng drone dahil sa galing nila sa pagkuha ng mga shots. Isa lamang itong patunay na ang human and technology can work hand in hand para sa ikauunlad ng bansa. Sana lang ay magkaroon ng maayos na programa upang matulungan sila sa paggamit at pag-maximize nito para sa masaganang ani, mataas na kita, at masayang mga magsasaka. Wow, you know! Wow, grabe! Sobrang high-tech na po talaga ngayon, no? Grabe na yung technologies natin. Iba na yung tulong ng drones ngayon. Hindi na lang siya pang-vlog, pang-video. Talagang for something greater na din siya. Parang nag-drone din ako eh. Tinan mo. Parating dito, Ate Amiga. Nag-drone lang ako din. Ay, nag-drone pala? Kaya nga, pero guys, teka lang, wait lang, parang sumakit bigla yung ulo ko. Oo, napansin ko nga, Miyuki, huh? Okay, ba't parang sumakit yung ulo mo? Feel ko napuyat ka na naman kagabi kakakay drama, no? Feeling ko sa init, eh. Wala pa naman, po wala pa naman, naman akong gamot dito. Wait lang, wait lang. Ikaw pa, Ate Amiga, may gamot ka ba? Nasa taas. Kailangan kong makiyat doon. Paano yun? Paano ba to? Saan ba't iba ako ka ng gamot? Ano ka muna? Teka! Ay, teka lang! Narinig nyo ba yun? Ano yan? Drone ba yan? May nakikita ako. Ano eh? May nakikita ano yun? Lumilipa. Ay! Ay! Parang papalapit sa atin dito. Oo, papalapit. Oh, narinig ko na. Parang dito nga lalapit oh. Wow! Grabe, ang laki naman ang drone na to. Isip po kanina, bakit meron ganyan? Diba, parang pang ano, parang helipad. Oo, di ba? Oo! Hello! Good morning! Good morning! May punta kami para kay Miyuki. Ayan na, Miyuki! Meron na! Ang sabi ko lang, tinan mo, may lumapit agad. Ito na nga. Ayan na, very ano mabilis, di ba? Grabe! Aso ka dyan na ulo mo. Sakit ng ulo mo. Ayan! Ano nangyari yun? Pwede ka na mag-drama ulit. Pwede na ulit. Pwede na mag-drama ulit, tsaka hindi na mag-worry kung sasakit yung ulo. Sobrang bilis ng ano, sobrang smooth ng transaction. Yes, grabe, yes. Sabi ko nyo, agad-agad. Kaya thank you so much, Doc Heidi and Engineer Joel. And welcome po dito sa Kada Umaga. Grabe, nakaka-touch naman po na na-deliver niyo. Ang mga meds na kailangan namin dito. Pero, by the way, mga Kada, si Engineer Joel Ferrer Cruz and si Doc Heidi Sampang ay mga Kada natin from Philippines Flying Labs. Wow. Pag-uusapan po natin yan. Kasi di ba, hindi common to ha. First time namin makita to. First time po talaga. Ganito kalaki, first time ko po makita ganito kalaki na drone. Kasi usually mga ganyan lang eh. Correct. And ito, girls, kung na-deliver nila ang medicine, ibig sabihin, kaya niya i-carry ang medyo mabigat ng mga kailangan dalhin. So, can you tell us kung ano ba po ang itong medical drone delivery? What is this? So, yun yan, nasanay tayo yung mga drones na using photos, taking photos and videos. Pero kakaiba to kasi we're using drones to actual deliver medicine and actually vaccines din. Wow! We've delivered vaccines. Very timely. So, between islands and mountain areas. Dito sa Pilipinas. Dito sa Philippines. Kasi kulang sa infrastructure for transportation. Actually po. So, yun yung ano namin. Para mabilis and efficient yung delivery. Lalo sa mga provinces. Yes. Yung mga walang daan. I'm so amazed, no, Doc? Kasi nga, parang
Even yung to keep the temperature yata to, yes, no? Very good. Yeah. Parang insulated. Insulated siya. And also, grabe. How gaano kabigat ang kaya niyang dalhin, engineer? Kaya niya magdala ng 2 kilos, up to 2 kilos. Okay, magaan lang kasi yung mga ganitong tawas, pwede ba? Marami na siyang maano. So even the vaccines maliliit, so yung 2 kilos marami na siya. Marami na siya. Ano po ito, very handy, super naging handy siya, lalo nung pumasok yung pandemic ng COVID-19. Sobrang. Ito ay locally made? Custom. Actually, ito ay ano, a standard na M300 drone from DJI, but yung okay. Ano niya, yung cargo box niya galing sa Switzerland. Mm-hmm. Oh. Tsaka yung ano niya, yung flight monitoring niya at para ma-extend yung ano, yung connection namin dito galing din sa Switzerland. Yes, actually very advanced din kasi ang technology sa Switzerland. At least nadala po dito sa Philippines. Oh, yes, correct. Tsaka doc and engineer, ano naman po yung mga features na tong medical drone natin ngayon? So aside yun nga, from the cargo delivery, what's so special? Kasi alam natin, COVID vaccines, very temperature sensitive, 0 degrees. So, sa mga may mga remote areas kasi na walang refrigerator, very convenient yun. So, dali mo lang yung vaccine na refrigerator. So, pwede mo na siyang iturok. So, talagang ang ano niya talaga is to deliver medical supplies na regular sa mga airlines. Kaya yung parang pinakamalayo na nahatidan po natin gamit tong medical drone, yung naabutan ng tulong. Ang maximum distance ito, 10 kilometers. 10 kilometers. So we have 2 pilots at both ends, and then they hand over somewhere in the middle. Mm-hmm. Wow. Tsaka engineer, paano po ba ito gumagana? Pwede niyo po bang mapakita sa amin yung ito? Sige, in a bit, engineer, ipakita mo sa amin to. Pero gusto ko lang itanong lang na, kailan ba ito nag-start? Naging available at paano naman? So, matagal ko ng konsepto yung to deliver supplies sa mga remote areas. Pero the technology, hindi pa siya ganun nagka-cash up. But in 2022, nagawa na na mas mabilis and mas mura. Kasi dati malalaki yung mga drones and the technology is not there. So, 2022 nung pilot project namin. Bago-bago lang siya doon. Na-curious lang ako, is this available for the local market? Like sa mga normal citizen or is this exclusive po sa mga hospitals, sa clinics? So for now, it's exclusive. This drone, pwede mo siyang bilhin sa off-the-shelf market for surveillance and mapping. But this setup na may delivery, it's specially made for health setting. And actually, we're very proud to say, this is the first inter-island ocean delivery of drone in the world. Kasi, dagat talaga yung tin-reverse niya sa Tawita. Ang malaking tulong po ito sa mga Pinoy. Kasi ang dami nating islands dito. Yes. For emergencies, wala tayong time for cargo ships. Tapos yung may high tide, low tide, yung waves, malaki. So, malaki safety. Ito ang tanong, saan po siya available? Ano mga provinces na pwede? Aside from Tawi-Tawi, napalipad na rin namin sila sa ano sa Bukidnon. Kasi syempre I'm wondering here, 'di ba may mga minsan may mga limitations pagdating sa mga drones, 'di ba? Especially sa mga ibang areas. Kaya ako tinatanong kasi parang napaka life-changing ito para sa mga Pilipino, especially sa medical field. Kaya ito, wala po siyang camera. Meron siyang camera. Napapansin niyo ito. Camera siya sa harapan. Doon niyo po siya namo-monitor. Mga sensors yan. Pero ito yung camera niya sa harapan. Normally, ito kasing drone na to, multi-purpose to. Normally, may camera siya dito sa ilalim namin nilalagay for mapping purposes o kaya reconnaissance. Okay. Pero dito, dahil ang focus namin makapag-deliver ng drone, tinanggal namin yung camera at nilagyan namin ang ano rito, controller dito sa baba at nandiyan yung cargo box sa ibabaw. Pero niretain namin to para meron pa rin kaming nakikita mula doon sa remote control namin. Para kung sakasakali man kailangan namin mag-take over manually, kaya pa rin namin. Nice. So yun po na way para matrack din po yung drone? Yes, may tinatrack siya, tapos may mga fail-safe siya. Pagka may abirya,
pwede kami mag-take over manually. Yes. Kasi safety pa rin ang priority. Ayaw nating mag-crash siya sa dagat o sa mga bahay-bahay. Kasi delikado din yung mga ano. When it comes to durability po and resistance, is this like waterproof or mahirap ba to, may restrictions ba to kapag mahangin or meron limitations yan sa hangin at sa ulan, konting ulan pwede siya. Pero pagka medyo malakas na, hindi na. Ano na kami, abort na kami. Magdepende rin sa weather. Mabiglaan lang may mga changes. At ngayon, yung request mo kanina, paliparin natin. Gusto namin makita kung paano yan gumagara na sa harap namin. Saka ang laki na din talaga, ha? Na-surprise ako, ganun siya kalaki. Ang galing, no? Yes! Grabe talaga, 2023. First time ko makita in person. Ang dami kasi problem before yung pandemic. May mga nade-delay na shipments ng ano, diba? Kaya na-prolong lang. So, drone taking off. Special eyes on the drone, please. Ito, girls, eyes on the drone. Eyes on the drone daw. Kaya tingnan natin. Papaliparin niya ni Sir. You think masyado kami malapit sa drone mo? Medyo. Oo, kasi meron siyang sensor eh. Yan lang. Ay, ang galing! Sorry. Super ano pala siya, safe talaga, no? Safe, oo. Oh, oh. Feel safe. To make sure. Pa siya na ano. Check natin ngayon, mga kada. And habang ipapalipat natin yan, kakausapin ko pa rin si Doc. Putahan ko si Doc. Sige. Doc. Samo ka na lang dito sa amin. Saan po namin pwede i-avail yung ganito? Is this, how do we go about it? Like, how do we contact you if you're interested? Yeah, we are, you can contact us on social media, Philippines Flying Labs, and we have our office number also. Yes. But in the process also, we're in the process of negotiating to have bigger drones and longer flying drones. Yes. Para may mga limitations din kasi. So, kasi nakita ko rin when we were test driving yung drones, marami siyang limitations. So, hopefully we can bring more drones na cheaper and more affordable and mas durable. Mm-hmm. This is the first medical drone in the Philippines. Philippines and Southeast Asia. What? Yeah. Thank you. Ano po ba, may mga instances na po ba na parang nag-fail yung drone while nag-travel? Meron din, kasi trial and error. Especially bago pa lang kasi. First time din kasi, di ba, sanay tayo na mag-take off yung drone kung saan pinalipad. Ito, maglalan eh. Yeah. Tapos babalik ulit. So medyo complicated yung ano. Mahirap talaga siya i-control. At nagpalipad na rin natin yan kanina, kaya let's watch this. Ayun o, mga kada, kita naman natin. Kita naman natin, no? Ito around our Net 25 studios. Ayan na! Ang galing! Ayan na. At ito naman, live na live. Ito na sa harap namin. Siya na rin. Ayan si engineer, ipapalipan niya. Dito, no? Ayan na. Pansin ko, lilipad na siya eh. Ayan, parang may go-signal na may go-signal na siya. Parang propeller. Pero, yan. I think dahil masyado kami malapit dito. Yan yung safety features. Pero kanina nakita din natin yung paglipad niya, di ba? Sobrang ganda. At least na-highlight din nila. This is safe. This is not like accident prone. Correct. Tsaka parang hindi siya lumilipad pag may nadadetect pa siya na may mga tao. Which is safe talaga. Which is a very, yan. Nakikita natin yan sa screens yung kanina na lumilipad naman siya. Yes, lumilipad yung drone. And thank you for what you do. Thank you for giving us the opportunity. Thank you to both of you. Hello, Wakana 25. This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.